Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Limang araw na rin ang lumipas simula na magpaalam si Leo sa kanya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita sa kanya ang nobyo. Kahit na panay ang tawag niya rito. Number ang busy ng phone nito. Palagi at ang laki ng epekto sa kanya ng mga bagay na iyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya pinupuntahan ang address na ibinigay ng magandang babae sa kanya. Takot siya. Parang hindi ata niya makakaya kung anuman ang malalaman niya. Pero umaasa pa rin naman siya na sana ay walang katotohanan ang bagay na iyon. Sana ay sinisiraan lamang si Leo ng sinumang babae na iyon. Gusto niyang manggaling mismo kay Leo, ang lahat. Umaasa pa rin siya sa mga pangako ni Leo sa kanya at sa sinabi nitong mahal siya nito. Isang linggo na rin siyang iyak ng iyak sa bahay nila. Hindi siya pumapasok sa trabaho simula nang marinig ang masakit na bagay na iyon mula sa magandang babae. Sino nga ba ang paniniwalaan niya? Ang babaeng iyon o si Leo na nobyo niya? Ate, kain na po. Tawag naman sa kanya ni Dalia. Ang kababata niyang kapatid. Grade 12 pa lamang ito at kumukuha ng STEM sa pampublikong paaralan. Si Monique naman ay grade 10 at ang pinakabunso nila ay si JR ay grade 4 pa lamang. Ang nanay nila ay 50 years old na at hindi na nakakapagtrabaho. Kaya naman pasaniya ang lahat dahil siya ang umako ng lahat ng responsibilidad bilang ama't ina sa kanyang mga kapatid. Hindi siya dapat sumuko pero ngayon, tila nawalan siya ng gana. Nag-aalala siya at nasasaktan. At kung totoo man ang sinabi ng babae sa bar, ay parang binagsakan siya ng langit at lupa. Tumayo siya at sinamahan na ang kapatid patungo sa maliit nilang hapagkainan. Si Dalia at ang nanay nila ang nag-aasikaso sa munting ihawan nila dahil ang akala ng mga ito ay may sakit siya. May anim na pirasong piniprito'ng isda ang nakahanda sa mesa. Si Dalia na ang nagsandok para sa kanya. Ito na rin ang naglagay ng ulam sa plato niya. Masakit ang katawan niya pero mas masakit ang puso niya sa sandaling iyon. Anak, hindi ka ba papasok sa trabaho? Tanong naman ang nanay niya. Nay, maghahanap na lang po ako ng ibang trabaho. Ayaw ko na po sa bar. Gusto ko po iyong pang-umagang trabaho lamang. Sagot naman niya. Ay ate, may bagong bukas na cafeteria sa tapat ng school namin. Kulang pa sila sa crew. May nabasa akong nakapaskil na kailangan raw nila ng waitress. Wika naman ni Dalia sa kanya. Ang school nito ay nasa tapat ng isang exclusive na paaralan. At nasa mismong syudad rin iyon, kaya maraming mga business ang itinatayo sa bahaging iyon. Sige, sasamahan kita bukas, Dalia. Uwi ka naman niya sa kapatid. Nakaupo ang mag-asawang Leo at Isabel at sabay na humihigop ng kape sa bagong bukas na cafeteria. Ang totoo noon pa ipinatayo ni Isabel ang building na iyon. Kasi gusto niyang magkaroon ng sariling cafeteria. Pero nagbago ang isip niya noon dahil gusto niyang manatili na lang muna sa bahay nila. But now last week, naisipan niyang buksan muli ang cafeteria. At least may pagkakaabalahan siya kahit na papaano. Leo is always very supportive. Hindi siya nito iniwan hanggang sa opening ng kanyang cafeteria. Malaki ang pasasalamat niya sa asawa dahil palagi itong nag-aasikaso sa kanya at sa mga kailangan niyang i-improve. She observed that. Hindi na rin ito masyadong kinugugol ang oras sa sipi nito. Sa katunayan nga ay nag-file ulit ito ng isang linggong leave sa office nito para lamang tulungan siya sa first week ng cafe niya. All things are set already, love. Salamat for your guiding me. Aniya sa asawa. Of course, lahat ng kapital ay galing naman kay Leo.
Ano nga ba ang alam nito tungkol sa pagiging bilyonarya niya? Ang alam nito ay mayaman ang mga magulang niya. Ba't hindi siya? Hindi rin sa pagiging kuripot ang mga magulang niya. Si Leo na mismo ang nagpresenta na mag-finance ng business niya na worth millions naman. It's a little bit classic cafeteria. At ang mga ingredients nila ay galing sa abroad. Medyo mahal nga pero maraming pumupunta lalo na ang mga sosyal na mga estudyante at mga dumadaan lamang sa lugar na iyon. Nandito lang ako at handang sumuporta sa you, love. Masaya nga ako dahil naisipan mong mag-business ka na rin. Yung sarili mo mismo, tagapagmana ka pero dapat ay may sarili ka rin talagang business na matatawag na sa'yo lang talaga. Sambit naman ito. Thanks, love. Mahal kita and I really appreciate your efforts, all your efforts for me. Wika niya sabay halik sa pisngi nito. Mahal din kita. Tipid nitong sambit sa kanya. Subukas, I think, handa ka na hindi ba? I'll be back to work already. Wika naman ito. Yes, love. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko na to. Asikasuhin mo na lang ang business mo. Nakakalungkot na mag-isa na naman siya. Pero masaya siya sa kabilang banda. Dahil nakita niya ang effort at encouragement ng asawa niya. Pagkiramdam niya ay bumalik ulit ang dating Leo. Yung dating Leo na mahal siya. At siya lamang ang nakikita at napapansin. Sana nga ay tuloy-tuloy na dahil masaya na ulit siya. Ika nga, kung mahal mo ang isang tao, ay ipaglaban mo at bigyan ng pangalawang pagkakataon para magbago at ipakita na deserve nito ang pagpapatawad mo. Kinabukasan ay maagang pumasok si Leo sa opisina niya. Marami siyang nakabinbin na trabaho. Pero okay lang dahil siya naman ang boss at syempre, masaya siya para sa kanyang asawa dahil naisipan itong magnegosyo. Trina, dalhan mo nga ako ng isang tasa ng kape. Sambit naman niya sa sekretarya sa intercom. Ang bilis ng oras, hindi niya na malayang alauna na pala ng hapon. Ni hindi niya ginagalaw ang pagkaing dinala ng sekretarya niya kanina. Tinignan niya ang kanyang cellphone. Almost 100 missed calls sa blacklist ang nakita niya. Bumuntong hininga siya. Layla is important to him but recently, napansin niyang mas importante ang asawa niya. Iiwasan na niya si Layla at susubukang ibaling ang lahat ng atensyon sa pagmamahal sa asawa. Kahit na masakit rin sa kanya dahil natutunan na rin niyang mahalin ang dalaga, ay dapat pa rin niyang gawin kung ano ang tama. Katulad ni Layla, ganun rin si Isabel. Special ang mga ito sa kanya. Everything is a wrong timing. Alam niya na balang araw ay mapapatawad pa rin siya ng dalaga. May mga oras na naiisip niya ito. Namimiss niya rin ang dalaga at maamo nitong mukha. Pero iniisip niya ang kasalanan iyon at hindi na dapat siya magkamaling muli. Sir, excuse me. Someone is looking for you. Wala naman po siyang appointment pero napakakulit po. Wika naman ang sekretarya niya. Napakunot noon naman siya. Ayaw talaga niya ng bisita kung walang appointment. Sir, Layla po ang pangalan niya. Ano po, paaalisin ko po ba siya? Tanong ng sekretarya niya sa kabilang linya. Sunod-sunod siyang napalunok. Hindi niya inaasahan na mahanap siya ni Layla. Papasukin mo siya. Tanging nasambit niya sa intercom. At hindi nagtagal ay pumasok ang babaeng kahati ng asawa sa puso niya. Tahimik lamang ito at ang mga mata ay nakauko lamang sa kanya. Mahal? Umiiyak na sambit nito at biglang tumakbo papalapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap nito. Layla? Mahal? Tanging sambit niya sa dalaga. Iyak ito ng iyak. 2 linggo silang hindi nagkita ng dalaga at hindi niya maitatagong namimiss niya rin ito. At nagagalit siya kapag nakikita niya itong umiiyak. Nakakandong ito sa binti niya habang yakap siya.
Nagtitigan silang dalawa at nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Hinalikan niya ang labi nito at natutokso itong tumugon sa mga halik nito. Mahal, sabihin mo sa akin, totoo ba? Totoo bang may asawa ka na? Matapang nitong tanong sa kanya. Natigilan naman siya. Mahal, please, huwag ka magsinungaling, totoo ba? Sana wala pa at sana walang katotohanan ang sinabi sa akin ng babae sa bar. Nakasal ka na, mahal. May asawa ka na ba? Muling tanong nito. Tiningnan niya ito sa mga mata at tumango siya. Yes, Layla. Patawarin mo ako. Nagsinungaling ako sa iyo. Totoong may asawa na ako. 3 taon na kaming kasal. Patawad, Layla. Seryoso niyang sambit sa dalaga. Tumayo ito at pinagsasampal siya at pinagbabayo ang dibdib niya. Sinungaling ka, Layo. Niloko mo ako. Manluloko ka. Ginawa mo akong kabit. Walang hiya ka talaga. Layla, makinig ka sa akin. I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. I feel for you. Minahal kita. Ginamit mo lang ako, Layo. Manluloko ka. Walang hiya ka. Malakas na sigaw ni Layla habang walang tigil sa pag-iyak ito. I'm so sorry, Layla. Hindi ko sinasadyang saktan ka. I'm so sorry. Napaupo na ang dalaga sa sahig at iyak ng iyak pa rin ito. Lumapit siya sa dalaga. Lumuhod siya at niyakap ito. Layo, mahal na mahal kita. Galit ako sa iyo pero mahal na mahal kita, Layo. Pero mali pala. Hindi pala tayo dapat na magsama dahil magiging kabit ako. Ayaw ko, Layo. Bakit? Tila na himasmasan ang dalaga at wala ng bahid na galit ang boses nito. Layla, I'm sorry. Tama ka. Mali nga ito. Sana huwag mong kalimutan na minahal kita. Totoo lahat ng sinasabi ko sa'yo. I think it's time to make this right. Masakit para sa akin at lalo na sa'yo, mahal. But I think this is goodbye. Buong tapang niyang sambit. Itinayo ni Layo ang babae. Inangat niya ang baba nito at nagtitigan sila. Kamuhian mo ako, Layla. Murahin mo ako. Sabihin mo sa akin ang masasakit na salita. Tatanggapin ko. Kasi gago ako. Pinagsabay ko kayo. Pareho ko kayong niloko. Pero Layo, buntis ako. Bakit mo 'tong ginawa sa akin? Paano na ako ngayon? Paano ako muling babangon? Walang hiya ka talaga, Layo. Mukhang blooming yata ang kaibigan natin ngayon, ah. Tukso naman ni Caitlin sa kanya. Dinalaw siya ng mga kaibigan sa cafeteria. Nandoon sina Kathy, Sarah, Hope at Tammy. Tinulungan siya kanina ng mga kaibigan sa pagsiserve. Ngayon ay nakarelax na sila ulit dahil wala nang masyadong tao. 2 pa lamang ang waitress nila. Wala pa namang nag-a-apply na iba. Kaya hands-on talaga siya araw-araw sa kanyang negosyo. So ano? What's new about your good husband? Tanong naman ni Hope habang binusisisi nito ang laptop. Recently, he changed. La cellphone at palagi nang maaga siyang umuwi. Ang totoo, nag-live nga siya ulit, just to be with me. You know guys, sometimes nagkakamali talaga tayo, di ba? Wala namang taong perpekto sa mundo. Aniya sa mga ito. O ganon? Ba't in love ka talaga dyan sa asawa mo, no? Ilang inches ba yan? Tanong naman ni Samara na nakadikwatro pa. Puro ka talaga kalukuhan, Sarah. Siyempre, bukod sa inches na yan, siya ang una kong boyfriend and we are almost best friends. At alam niyo yan, hindi ba? Sagot naman niya. Napakaganda ng mga kaibigan niya. Mga babaeng astig kong pumorma. Malayo sa mga kikay bukod kay Tami na napaka-arte sa grupo nila.
Well, sige. Siyempre, nararamdaman mo yan. Woman's instinct, kumbaga. If you think he already changed this past few days, then it's great. Sana wala ng second wave ang panluloko niya. Dagdag pa naman ni Cathy. If ever na magluloko ulit siya, huwag mong kalilimutang maganda ka. Uwi ka naman ni Caitlin. Sabay silang lumingon nang makita ang bagong dating na babae sa loob ng cafeteria niya. Nakasuot ito ng light blue na bestida at yakap nito ang isang paper folder. Palingalinga ang babae na tila ba may hinahanap ito. Tiningnan niya ito sa mga mata. Pansin niyang namamaga iyon. Isabel, ano kaya ang pakay ni Miss Ihaw rito? Sa tingin ko, mag-a-apply yan. Saan naman ni Hope sa kanila? Kinausap nito ang isang waitress at itinuro naman siya ng waitress. Ngumiti si Lila sa kanya. Hindi niya inaalis ang kanyang mga mata sa babae habang papalapit ito sa kanila. Good afternoon po, ma'am. Nakita ko po kasi nakapaskil sa labas. Naghahanap po kayo ng waitress. Mag-a-apply po sana ako. Wika nito. Natigilan naman siya. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang mga kaibigan na tila ba may ipinapahiwatig ang mga ito sa kanya. Can I see your credentials? Sambit naman niya rito. Ito po ma'am. Sambit nito sa kanya. So ikaw pala si Lila Rivera, 19 years old, high school graduate, at bakit sa tingin mo ay qualified ka magtrabaho dito? Tanong niya rito. Mamasipag po ako at mapagkakatiwalaan niyo po ako. Mahinhin itong sambit. Talaga? Mapagkakatiwalaan? Careful, darling. That words isn't that simple for me. But since marami ka ng experience as waitress, I will hire you and you can start tomorrow. Pero sa ngayon, kailangan ka munang i-orient ni Julie about sa sweldo at iba pang bagay. Direkta niyang sambit. Naku ma'am, salamat po. Anito sa kanya na baka sa mukha ang saya. Tandaan mo pala, Lila. Ayaw na ayaw ko ng mga empleyadong kumukuha ng mga gamit o anumang bagay na pag-aari ko. Okay? Sambit niya rito. Opo ma'am, maliwanag po. Tipid naman itong sagot. Sumiya siya sa katiwala niyang si Julie at inutusan itong bigyan ng orientation si Lila. Naku bes ha, agad-agad mong kinuha ang karibal mo. Wika naman ni Tami na pangiti-ngiti sa kanya. Well, ang sabi nga nila, keep your friends close and your enemy closer. Kung nandito siya, hindi ko na kailangang sundan pa ang babaeng yan. Wika naman niya. May point ka, Bes. Paano na lang kung darating si hubby mo at makikita ang mistress niya? Wika naman ni Cathy. Well, that sounds interesting. Mabuti nga iyon para maliwanagan siya na kung sino ang karapat-dapat para sa kanya, hindi ba? Wika niya. I don't know kung anong ginagawa mong laro. Pero Isabel ha, sana hindi ka matalo sa huli. Wika naman ni Sam. Gusto niyang siguraduhin mas madali niyang masusubaybayan ang mga kilos nito kapag sa kanya mismo ito nagtatrabaho. Oo, malakas nga siya para pigilan ang galit niya sa dibdib dahil sa totoo lang nanggigigil siya. Siguro nga iwalang alam ang babae na kasal na si Leo, kaya inosente ito kung kumilos. Hi, is everything okay? Do you have any questions about your work? Tanong niya kay Lila na makalapit na siya rito. Wala na naman po ma'am, alam ko na po ang gagawin ko. Maraming salamat po ulit dahil tinanggap niyo po ako rito. Ang swerte ko po, ang laki po ng sweldo. Pagbubutihin ko po talaga ang pagtatrabaho ko ma'am. Mahinhin na sabi ni Lila sa kanya. Sige, maaga kang pumasok bukas ha. Or if you want, pwede ka namang mag-assist ngayon. I'll just give you a nice tip. Wika naman niya. Sige po ma'am, tutulong na po ako ngayon. Timing na rin po naman na closing hour na po nito. Paalis na rin po sa school ang mga kapatid ko. Matamis itong umiti sa kanya kahit nakitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Then you can stay. Sambit naman niya rito. Ang mga kaibigan niya ay nagpaalam na sa kanila. Hello love, wika niya kay Leo sa kabilang linya.
ipinapaalala ko lang sa'yo ang dinner date natin ha. Mamaya na yun, love. At nangako ka. Pinalakas niya ang boses niya. Sige, love. Dadaan ako sa company. Kotse ko na lang ang gamitin natin? Tanong niya rito. Tinignan naman niya sina Julie at Lila na nakatitig pa rin sa kanya. Suminyas siya sa mga ito na maaari na silang bumalik sa pagtatrabaho. I love you too, love. Sambit niya sa asawa bago ibaba ang tawag. Hay nako, napakaswerte talaga ni ma'am at sir. Swerte na mag-asawa sila sa isa't isa. Nakangiting wika ni Julie kay Lila. Pagkatapos pakinggan ang pag-uusap ng mga ito sa CP kanina. Ngumiti naman si Lila. May asawa na si ma'am? Akala ko dalaga pa siya. Hindi halatang may asawa na. Wika ni Lila sa manager na madaldal. Oo, meron na at napakayaman ng asawa ni madam. At pareho silang pinagpala sa kagandahan at kagwapuhan. Pero yun nga lang, wala pa silang anak hanggang ngayon. Dagdag pa naman ni Julie. Sayang naman pero darating din naman talaga ang panahon na makakabuo sila. Tipid naman na sambit ni Lila. Sa kaibuturan niya ay nalulungkot siya. Dahil naiisip na naman niya ang nobyo na may asawa na pala. Kaninang umaga nang sinabi niyang buntis siya, ay nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Naiwan siyang luhaan sa opisina ni Leo. Dahil kaagad itong umalis, na wala malang imik sa kanya. Hanggang ngayon ay pasan pa rin niya ang bigat sa loob. Lalong-lalo na ngayong magdadalawang linggo na siyang nagdadalang tao. Paano na kaya ang buhay nila sa oras na lolobo ang tiyan niya? Sino pa ang magtatrabaho? Sino ang kakayod para sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid? Kanina hinihintay niya ang tawag ni Leo sa kanya. Ngunit hanggang ngayon ay wala man lamang ito kahit na mensahe man lamang. Galit siya rito dahil sa panluloko nito sa kanya. Ngunit kailangan niya si Leo, lalo na sa panahon ngayon. Kailangan niyang ipaglaban ang nararamdaman niya para rito. Umaasa pa rin siya na sana siya ang pipiliin ni Leo kaysa sa asawa nito. Hindi naman siya gugustuhin ni Leo kung mahal pa rin ito ang asawa. Alam niyang siya ang mahal na lalaki. At marahil ay awa na lamang ang nararamdaman nito para sa asawa. Umaasa pa rin siya na hanggang ngayon, alam niyang siya na ang mahal nito. At pilit lamang nitong nilalabanan ang nararamdaman para sa kanya. Dahil nga mali ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan.